si Marlon Magbanwa, ako isang visual artist. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa ano sa mga drawing, sa mga paintings. So pag nakakita nga ako ng yung mga drawings and paintings, parang natutuwa ako. May maganda akong nararamdaman sa sarili ko. Ngayon, yung tatay ko, marunong din siya mag-drawing, mag-painting. Hindi pala painting, more on ano siya, portrait, parang charcoal, ganun. So, simula noon, parang mas lalo akong na-inspire o nainganyo na mag-drawing na mag-drawing. Hanggang sa tinuruan niya ako, yung basic na parang side view ni Jose Rizal noon. So simula noon, lagi na ako nagda-drawing. Hanggat sa nung nag-aaral na ako, hindi pa ako marunong sa kulay noon eh. Pero sumasali na ako sa mga drawing contest sa school namin, nung high school. Nananalo rin ako. So parang simula noon, gusto ko na maging artist. Sa paggawa ko ng aking mga obra, laging meron akong pamantayan. Number one is yung tinatawag kong love. Parang yung love para kasi sa akin, kaya ako ginagawa to is yun nga, dahil sa pagmamahal. Ano yung pagmamahal na yun? Number one, pagmamahal sa naglikha sa akin at nagbigay sa akin ng talento na to. Pangalawa, pagmamahal ko sa art ko, sa passion ko, dahil kumbaga since binigay nga sa akin to, parang na-realize ko at napagtanto ko sa sarili ko na ito talaga gusto kong gawin habang buhay. Pangatlo, syempre pamilya ko na laging nandyan sila sa paligid ko at nabibigay ng inspirasyon para magpinta at mas lalo ako magpursige sa pagpipinta ko. Pangatlo, yung mga nasa paligid ko, mga kaibigan, kapatid, mga magulang, lahat sila yung mga dahilan kung bakit ako nagpipinta. Next is learn. So yung proseso ko sa paggawa ko is habang tumatakbo, unti-unti itong basta-basta kong nagawa to. Kumbaga sa sarili ko, meron akong sarili kong way or paraan para pag-aralan din. Number one is yung proseso, yung pag-manage ko ng time ko. Or sa madaling salita, yung pinaghugutan ko nung konsepto ko dun sa artwork ko. And pangatlo is yung to share. So isang advocacy ko rin yun na parang kaya rin ako gumagawa ng mga obra ko is something na parang pagdating ng panahon meron akong may i-share sa kapwa ko. Since mahilig ako sa music at saka mahilig ako sa drawing, so kumbaga parang pinag-combine ko siya. Since engineering ako dati, parang nag-formulate pa nga ako ng formula na parang every color is equal to sound, parang gano'n. So most likely lahat ng makikita nyo sa na mga elements sa obra ko is basically sound. So lahat siya ay nabuo dahil sa mga tunog. Kumbaga pag tingin mo ang bawat kulay, meron siyang corresponding sound. Yung radiation from light to dark, meron din siyang corresponding sound. Pwedeng yung mas lighter is higher pitch, the darker, lower pitch. Dati nung medyo bata-bata pa ako, kahit gabi nagpipinta ako, minsan sa umaga, hanggang gabi na yan, lalo na pag nasa mood. So, matatapos ako niya ng alas 5 kasi parang yun na yung parang rest time ko na okay na, bukas naman ulit. Kasi mahirap din yung parang dumating din ako sa punto na pag masyadong parang na-overwork ka rin ba? Hindi porket mga artist tayo yung parang hindi tayo napapagod. Napapagod din syempre tayo. Number one, yung utak natin.
number 2 yung physical din natin. So kailangan din natin anin yan i-manage na. Nagsimula ako sa Renaissance siguro kung di ako nagkakamali mga 2017 or 2018. Kasi bago yung solo show ko doon noong 2018, parang nakakasama na ako sa mga group shows nila. Nais kong batiin pala ang Renaissance ng happy 19th anniversary. At saka wish ko na sana mas marami pa po kayong matulungan na mga katulad ko rin mga artist na ma-showcase ang kanilang mga trabaho. Mabuhay kayo!